Kamusta mga kagima at welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa trabungko ng tubudan at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Ang tubudan ay salitang karaya o salita naming mga babaylan unom dito sa aming isla na kung tawagin sa iba pa nitong salin na katawagan o meaning ay isang umaagas, pumapatak, hindi mahubsan o walang tigil sa pagdaloy na tubig sa isang mahiwaga o matalinhagang lugar. Ang tubudan ay madalas nating makita sa mga bubon na malapit sa binit kamasuba o sa tabi ng ilog mga kagimat. Pwede din makita sa mga sapa at sa tabi ng mga busaynan na lugar. Pero sa aura ng mga tubudan na nagtataglay ng matalinhagang trabungko ay makukuha lamang sa mga bukid noon at sa mga pinakamariit na lugar at sa mga bungalog na lupanaan kung pagatawagin namin ng mga babaylan unom. Ano nga ba ang bungalog na sinasabi ko dito mga kagimat? Ang bungalog ay isa sa pinakamariit na lugar sa lupa. Bakit masabi ko na isa sa pinakamariit na lugar sa lupa? Ang bungalog na pangalan mga kagimat? Ang bungalog ay isang ganhaan o daanan ng lahat ng mga engkantada at engkantado, mga maligno, mga espiritong ligaw at pati na ang mga panulay. Kaya kapag ang isang tubudan ay malapit sa isang bungalog na lupanaan, ito ay nagtataglay ng isang matalinhagang trabungko. Ang tubudan ay dito rin minsan tumatama ang mga matalinhagang mga bulalakaw at mga trabungko ng kalawakan at trabungko at hiyas ng mga Andromeda. Pero pareha din sa ibang mga agimat, ang pagkuha sa trabungko ng tubudan ay hindi din basta-basta din mga kagimat dahil hindi mo ito makikita sa mismong kanyang pisto at makikita o matanaw lamang ito sa isang haron o anino ng nakapaligid ng mga puno o halaman o kahit anong bato mga kagimat. Ang trabungko ng tubudan ay ginagabayan ng mga rainahang mga engkantuhanon at may malakas na dalanggahong mahika bertudis. Kapag sakaling taglay mo ang mahiwagang trabungko ng tubudan, ito ay may maswerteng dala para sa ating pamumuhay. Maging maswerte sa grasya at may malakas na panghalina at pangakit sa aura ng pera at kamanggadan. Maging maswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo, basta ito ay nasa mabuti lamang, ikaw ay gagabayan at tutulungan na umangat. Ang trabungko ng tubudan dahil sa kombinasyon ng elemento ng tubig at kalibutan, ito ay may bertudis na nagpapalambot ng mga matitigas na kalooban mga kagimat, pampasuko ng mga masasamang aurang tao at mga masasamang elemento, mga espiritu at mga panulay. Pinapaliwas ka din ito sa madaliang pagtanda at liwas kulubutin ang mukha mga kagimat. May taglay din ang agimat trabungko para sa pampaswerte sa pag-ibig at may taglay din na gayuma mahika. Nagpapaliwas din ito sa mga hindi inaasahang mga panganib at mga sakuna at may malakas na gahong proteksyon kung makapunta sa mga maririit na mga lugar.
Ang trabungko ng tubudan ay maganda din na ilagay sa loob ng mga ginagawang sangkap na lanahan mga kagimat. Nakakatulong itong kanyang may kagahom na mapalakas ang imbukada o bukal ng sangkap lanahan. Tungkol naman sa mga bawal ng sangkapagimat na ito ay bawal dalhin sa simenteryo, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkapagimat na ito, bawal makipagtalik kapag suot ang agimat na ito, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahikagahong. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura para manumbalik ang taglay nilang mga mahikagahom. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura babaylan unum. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual babaylan unum upang sila ay malinis at malikop sa puti ang virtudis may kagaho. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sa kalingtangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.